Pag-uusapan natin ngayon ang patungkol po sa programa ng DOST para po sa mga small, micro, and medium enterprises, pati na rin po ang National Science and Technology Week. Para po pag-usapan niya, makasama natin this morning, let us all welcome our very special guest, Director Tess Fortuna, Regional Director, DOST NCR. Good morning, Director. Welcome to Good Morning, Boss. Magandang umaga din, Dayan, at sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Alright, Director, umpisahan natin. Meron daw po nga programang DOST which started 2004 pero iba ang pangalan na programa under para dun sa mga small, micro, and medium enterprises. Can you tell us more about this? Yun yung aming, matagal na namin siyang programa. It started long time ago. Siguro mahigit na siyang 10 years ngayon. Ano? We call it Small Enterprise Technology Upgrading Program. At we believe napakalaki nang naitulong ito sa ating mga negosyante, sa ating mga entrepreneurs. Ito ay talagang ginawa ng DOST, parang umbrella program to eh. Tapos lahat halos ng agencies ng DOST, sama-sama kami nagtutulungan para dito. And this is being implemented nationwide, Hindi lang dito sa NCR. Alright, so ito yung tinatawag na set up para dun sa mga companies na gustong syempre i-expand or pataasin pa yung kalidad ng kanilang mga produkto. So ano po itong setup? Paano po ito nag-work? Ano pong process nito? Well, ang isang company na nag-exist ng 3 years can apply for this. Pwede silang humingi ng tulong sa DOST. At marami tayong klase ng intervention. No? We can buy equipment for them. We can buy any technology that can help them to improve their productivity, yung process nila, yung paano sila nagpo-produce para mas mabilis, and then yung quality ng products nila pwede nating ma-improve para makakompete sila sa tinasabi nating global standards. And not only that, pwede tayong magpadala ng mga experts sa companies nila para improve lalo yung kanilang proseso. So it's also, it's a complete package, including, sabi nga, pati yung packaging, labeling, we can help them, no? Comply with standards, yes. Yun. So, Director, syempre, maraming companies dyan ang talagang, I'm sure, very interested sa program ng DOST na ito na tinatawag na set up. Paano po yun? Syempre, tight din po ba tayo sa ating screening kung paano lahat gusto mag-apply? Hindi naman masyadong tight, but although they need to comply certain requirements, lalo na yung... Dapat existing na yung existing company. Existing. 3 years na po. 3 years na siya na nag-exist. Because we want to be assured that they can pay back. Kasi whatever assistance we give them, siyempre may costings na yun na katumbas. At we want the money back for government. Kasi yes. Para... We can help parang other entrepreneurs. Parang you're more of investing talaga yes. sa kanila. We're doing this kasi ang ating mga entrepreneurs, sila yung talagang we say drivers of economy because they generate employment. So yun ang talagang ultimate goal natin. Para mas palakasin at pagandahin pa yung mga kanilang kumpanya. Pero, Director, pati ba yung expenses or yung income, na-generate nilang income, chine-check natin, meron ba tayong qualification na, itong kinita nyo, let's say, sa isang taon, 3 million, ganun, meron ba tayong level para dyan? Well, hindi naman tayo, we don't go into it. We just want to check them if they're capable of returning the money to government. Yan lang naman, basic lang naman yan. So far, kamustahin po natin yung mga companies na natulungan nyo na po? They're doing well. In fact, nag-export na sila, most of them. Wow. At magugulat ka, nag-start sila. May mga examples po ba tayo ng mga companies na to? So, I can name a few. Okay. If you go down Mindanao, yung Montaño Sardines. Oh, sikat yun. Oo. And then, dito sa may bandan, dito sa Manila, marami eh. We have lots of pizza. Wow. Goto King is one. We have Jamla Corporation. Yung nagpo-produce ng yung mga tablilla at saka yung mga champurado. No, marami yan. Yung... You go north, yung chicha corn, yung nag-export noon. So, Director, para din sa mga viewers natin or mga companies na sakaling nanonood ngayon, if they're interested, paano po ba nila makakontakt yung DOST for more information? Well, they can contact any of the regional offices of DOST kasi ito yung klase ng programa na implement natin nationwide. And so, also, they can check their web DOST website, yes. dost.gov.ph yes. for more information. And ngayon naman, let's move on to National Science and Technology Week kung saan parang expo, mga exhibit po ito ng mga, syempre, mga produkto mula po sa DOST. Ano-ano po ito? Yung aming Science Week, medyo malaki yun, no? Ang topic nga natin ngayon, Philippines, a science nation for global
competitiveness, no, global standards. We're really working on that. So, ang isa sa exhibit natin dyan ay yung ating regional offices. Yes. Na kung saan, malaki yung booth namin eh. This time, we're showing not only the products, we're showing also the strategies on how to come up with the product. So, nandun yung mga stepwise procedures, ano yung mga klase ng interventions or assistance na pwedeng ibigay ng DOST. Alright. Siyempre, para mas maliwanagan sila, would you like to invite our viewers before we end our interview? Do you have any message for them? Well, sana this time, tingnan nila ang exhibit natin. Magpunta sila sa SMX this coming July 24. July 24 sa SMX? To 28. To 28. Oo, maganda yun. Lahat halos ng mga researches ng DOSTs na andoon, including anything about disaster. Andoon lahat ating mga experts. So, it's free. Admission is free. Admission is free. All right. Yes, they can go there at whatever types of technical assistance they can ask. Nandun na kompleto na, all in one areas, package. Lahat, pati areas. Mga modern technologies na kailangan yes, nila makita, yes. Nandun na po. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Director Tess Fortuna, Regional Director ng DOSTNCR. Thank you. Muli.